Maligayang pagbabalik mga ka-Rick Boxing fans. Pag-uusapan natin ngayon kung bakit malakas si Casimero sa laban nila ni Rigondo. At sa ibang opponent ni El Jacal, kung napapansin po natin, lumalaban si El Jacal. Pwede nating sabihin natakot talaga si El Jacal o si Guillermo Rigondo. Bakit? Akalain niyo isang round pa lang pinaramdam ni Casimero ang signature pants. Kaya nga napaluhod na lang sa lona si Rigondo, ngunit hindi ito kabilang na knockout ayon sa referee. Sa manakaraang laban ni El Jacal tulad ng paglaban niya kay Donaire at Lomachenko, kung napapansin niyo, grabe yung palitan ng suntok. Dito tayo sa laban ni Donaire at Guillermo Rigondo na kung saan ay pasag na pasag yung mga suntok o malalakas. Feel na feel talaga si Guillermo Rigondo na kung saan ay natatamaan din si Donaire. Kung titignan natin, marami talagang patama si Rigondo. So, ibig sabihin na nalo si Rigondo sa mata ng judges. Ngunit, alam nyo ba na bago matalo si Donaire ay napabagsak muna niya si Rigondo. Dito naman tayo sa laban ni Rigondo at Lomachenko. Kung saan ay labanan ng mga matatalino o sinatawag na technical fighter. So, sabi nga ng announcer na parang chess ang boxing. So, sa laban nila ni Lomachenko, walang duda na kayang-kaya ni Rigondo ang lakas ng The Matrix o tinatawag na high-tech Lomachenko. Kung saan sumasabay pa siya sa counter, ngunit natalo ito dahil sa injury at sa pagod na rin. At sa puntos naman, alam natin na lamang talaga si Rigondo. Sa round 6, binawasan siya ng points. Dahil ngayon, style ni Rigondo doon, mag-counter tapos sa bayaka. Counter sa bayaka. Hindi umaatras ha. Sa boxing kasi may tinatawag na flanching o lumayakap. Yan ang ginawa niya in round 6. Yan tuloy na minus points si Rigondo. Samantala, ang referee ni na Casimero at ni Rigondo sa laban na ito, wala man lang warning o any bawas sa puntos. Kahit running all the time, sabi ni Sean Gibbons, ito yung pinaka-worst at pinaka-mababang suntok. Within 25 years as a promoter, first time niya nakakita, napakapangit at frustrated na laban dahil nga sa takbo all the time ni Rigondo. Sino ba trainer mo, Rigondo? Malay natin ba kasi Floyd? Joke lang po. Kaya nga nasabi ng commentator, saan ka ma-prostrate kapag labanan mo siya o manood ka ng laban? Ganyan ka-worst ang laban na ito. Pero ganun pa man, nagbubuni ang mga Filipino fans sa pagkapanalo ni Casimero. So, guys, congratulations sa ating kampiyon, ang si Cuadro Alas. It's my boy. So, dalawa na lang ang babaklasin ni Casimero. Either si Donaire or si Monster. Thank you. Dami pang gustong sabihin. Hi guys, I am Zai and this is Warwick TV 2.0 channel. Kung bago lang po kayo sa channel ko, huwag mahiyang mag-subscribe. Thank you. Disclaimer, some images and video clips that I used this vlog are not mine. For educational purposes only. Thank you.